Ecclesiasticus chapter 4-6. Si Joshua na anak ni Nun ay matapang sa mga digmaan at naging kahalili ni Moises sa mga propesiya na ayon sa kanyang pangalan ay ginawang dakila para sa pagdiligtas ng mga hinirang ng Diyos at paghihiganti sa mga kaaway na bumangon laban sa kanila upang mailagay niya ang Israel sa kanilang mana. Anong dakilang kalwalhatian ang kanyang natamo nang kanyang itaas ang kanyang mga kamay at iniunat ang kanyang tabak laban sa mga bayan? Sinong nauna sa kanya ang tumayong gayon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagdala ng kanyang mga kaaway sa kanya? Hindi ba bumalik ang araw sa kanyang paraan? At hindi ba kasing haba ng dalawa ang isang araw? Siya ay tumawag sa taas-taas ang Panginoon, nang ang mga kaaway ay nagpumilit sa kanya sa lahat ng dako, at narinig siya ng dakilang Panginoon. At sa pamamagitan ng mga granizo ng mga kapangyarihang kapangyarihan ay ginawa niyang marahas na bumagsak ang labanan sa mga bansa. At sa pagbaba ng Beth Horon ay nilipol niya ang mga lumalaban upang malaman ng mga bansa ang buong lakas nila, sapagkat siya ay nakipaglaban sa paningin ng Panginoon at sinundan niya ang makapangyarihan. Sa panahon din ni Moises ay gumawa siya ng isang gawa ng awa. Siya at si Caleb na anak ni Jephunneh sa kanilang pagsalansang sa kapisanan at pinigil ang bayan sa kasalanan at pinatahimik ang masamang pagbulong-bulungan. At sa 600,000 tao na naglalakad, silang dalawa ay naingatan upang dalhin sila sa mana hanggang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Binigyan din ng Panginoon ng lakas si Caleb na nanatili sa kanya hanggang sa kanyang katandaan, na anupat siya'y pumasok sa matataas na dako ng lupain at nakuha ng kanyang binhi na pinakamana upang makita ng lahat ng mga anak ni Israel na mabuti ang sumunod sa Panginoon. At tungkol sa mga hukom, bawat isa sa pangalan na ang puso ay hindi nagpakapokpo o himiwalay sa Panginoon, pagpalain nawa ang kanilang alaala. Hayaang umunlad ang kanilang mga buto mula sa kanilang kinalalagyan, at ang pangalan nila na pinarangalan ay manatili sa kanilang mga anak. Si Samuel, ang propeta ng Panginoon na minamahal ng kanyang Panginoon, ay nagtatag ng isang kaharian at nagbuhos ng langis sa ulo ng mga prinsipe sa kanyang mga tao. Sa pamamagitan ng kautusan ng Panginoon ay hinatulan niya ang kapisanan at ang Panginoon ay may paggalang kay Jacob. Sa pamamagitan ng kanyang katapatan ay natagpuan siyang isang tunay na propeta at sa pamamagitan ng kanyang salita ay nakilala siyang tapat sa pangitain. Siya'y tumawag sa makapangyarihang Panginoon nang ang kanyang mga kaaway ay nagpupumilit sa kanya sa lahat ng dako nang kanyang inihandog ang pasusuhin na tupa. At ang Panginoon ay kumulog mula sa langit at sa isang malakas na ingay ay ipinarinig ang kanyang tinig. At kanyang winasak ang mga pinuno ng mga Tiro, taga-Tiro, at ang lahat ng mga prinsipe ng mga Filisteo. At bago ang kanyang mahabang pagtulog ay nagpahayag siya sa paningin ng Panginoon at ng kanyang hinirang, "Hindi ako kumuha ng pag-aari ng sinumang tao, gaya ng isang sapatos, at walang sinumang nag-akusa sa kanya." At pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nagpropesiya siya at ipinakita sa hari ang kanyang wakas. At itinaas ang kanyang tinig mula sa lupa sa propesiya upang pawiin ang kasamaan ng mga tao.